Kamusta mga tol? Natong nakaraan lang ay nanalo ang Gilas Pilipinas ng 2 beses kontra Thailand. Ano-ano ba ang mga place na ginamit ng Gilas sa 2 laro na yon? Meron ba mga European style na place na ginamit ang Gilas? Yan ang explain natin ngayon, pero bago yan, palike and subscribe sana mga tol. Salamat! Ang unang play nila ay ito. Sa ibabaw ang bola, tapos mayroong 3 sa isang side. Tapos, player screen, so yan ang unang possible na pasa. Pagkatapos niyan, kakat ngayon pa ilalim at the same time, magpa-pop out naman yung isa. So meron ka dyang 2 option na papasahan, yung nag-cut and then last, yung namang nag-pop out. Kung walang open kahit sino dyan, reset ngayon ng position pero this time, sa kabila naman. Ganun pa rin, player screen muna, syempre pwede uli pa sa dyan. Tapos meron na namang kakat pa ilalim, yan ang second option at meron na namang pop-up out as third option. Kung wala ulit ang pasa, pwedeng reset lang ulit yung position sa kanan naman. So pwedeng ulit-ulitin lang yung movements na yan hanggang merong ma-open. Eto ang sample nyan mga tol. Ayan yung bola, diba? Dinala ng konti sa kaliwa, now sa weak side, ayan yung flare screen, then punta sa corner, tapos cut si Ramos. Sabay naman ngayon, pop out itong si Go. Yung action kasi na yan, magkakasabay. Medyo nakakarito yan para sa depensa mga tol. Tingnan nyo si Jack Tanuan dito. Naiwan sa ilalim, kaya nalibre ngayon si Go. Tingnan nyo reaction ni Jack Tanuan dyan, alam niya nagkamali siya sa depensa. Kasi open 3 na yan ni Go. Notice nyo rin dito mga tol na itong play na to, sinasadya nito na nasa labas lahat para bakante ngayon yung ilalim dun sa kakat. Kapag sumuha na naman ang ilalim, malilibre naman ang pop out. Same play, sa kanan sila unang iikot, so binigay sa kaliwa ang bola. Dito, magkasabay ang punta sa corner ni Ramos at cut ni Baltasar. Pero notice nyo rin dito mga tol na hindi sumunod sa corner ang tao ni Ramos. Napansin niya kasing ipapasa kay Go ang bola. Kaya ayan siya ngayon kay Go. Si Jack Tanuan naman, kinuha yung corner na iniwan kanina. Pero ang problema dyan, now you have 3 players defending 2 players at ang luwag pa ng ilalim dahil iniwan ng Jack Tanuan. And gaya ng pinakita natin kanina, yung action naman ngayon lilipat na sa kaliwa habang hawak ni Go ang bola, diba? So meron silang 2 defender sa kaliwa na merong 3 Gilas players. So ayan yung cut ni Nieto, ayan yung punta sa corner ng swerte at papot naman si Baltasar. And since tinaon na ni Jack Tanuan ang corner, nalibre naman ngayon si Nieto sa ilalim. Eto pa, unang action sa kaliwa naman, so pinasa muna sa kanan ng bola. Nagpapot si Baltasar, pumunta sa corner si Nieto. May mali ano? Dapat cut si Baltasar, di ba? Then si Ramos ang pop-up out. So lumipat ngayon si Ramos sa kabila dahil na kay Baltasar ang bola. At sa kanan naman ang magiging action ngayon. Pero bago pa makalipat itong si Ramos, nag-pop out na kagad itong si Go. At pumunta sa corner si Swerte. Medyo mali na naman ano? Pero lumingon si Go sa low post kaya dumikit ngayon si Jack Tanuan. And Nieto, knowing the system better, pagkapapot ni Nieto, bigla siya ngayong kumat pa ilalim dahil wala si Jack Tanuan doon. Kaya naipas sa kanyang bola at layup yan. 2 times na broken play ito mga tol, pero dahil maganda ang spacing at alam ni Nieto at Go ang sistema, nakahanap pa rin sila ng libre. Same play pa rin, nasa medyo kaliwa ang bola, so sa kanan ngayon ang aksyon. Player skin sa corner and cut, dyan pa lang, tingnan nyo ang depensa mga tol, nagkalito na kagad. 3 ang kumuha sa cutter, so open na dyan si B1 sa corner, at open din ang nag-pop out. Pinasa ngayon sa pop out ang bola, tingnan nyo mga tol, kagulo pa rin ang depensa. 2 ang nagpunta sa corner, kaya wide open ngayon si Paras, pero hindi niya tinira. Pero tuloy ang action kagad niya sa kaliwa naman. Ayan yung cut, ayan yung punta sa corner, at eto naman ang pop out. Naipasa ni Paras yan sa cutter at merong foul yan. Mahirap pa depensahan yan mga tol. Oo, medyo mahirap kasi tuloy-tuloy ang action at maraming piyesa na pwedeng malibre. Ito pa mga tol, take note nyo mga tol ha. 1-2-2 ang Thailand dito. Hoy, kunin mo sa kaliwa ang action. Yan, okay game. Ayan ang cut ni Paras. Ikitan sila ngayon kay Paras. Ayan yung pop out. At ayan naman ang punta sa corner. 2 versus 1 na yan sa kaliwa. Libre na yan, so tira na yan. Pero take note nyo mga tol na sa kanan, tuloy-tuloy pa rin yung action. Ayan yung cut, ayan yung pop out, at ayan yung punta sa corner. So yung cutter at yung nagpunta sa corner, dumiretso na for the offensive rebound. Safe play pa rin dito, pero tingnan nyo, sa kanan ng action, so ipapasa dapat sa kabila. Pero ipinasa kay Baltasar, pero nakarating pa rin kay Paras ang bola dyan. And this is why sinasabi ko na Nieto knows the system better. Tingnan nyo si Ramos at Baltasar, lito na kung saan pupunta. Si Ramos diba, pupunta dapat sa corner. Si Baltasar magpa-pop out. Pero stack up sila dyan. Pero look at Nieto mga tol. So may senyas pa na i-screen daw siya. Tapos bigla niyang ginawa yung cut, sabay pull up. Swak yan. Commercial muna tayo mga tol. Kuha muna kayo ng tubig bago natin simulan ang next play. Okay game, second and third play na tayo. Etong play na to, hindi nila masyado ginamit against Thailand. Ang ginagawa nila, pupuesto muna silang lahat sa loob habang nasa top yung bola. This is a very good idea mga tol, dahil kung mapapansin nyo, this setup can lead to any kind of play.
Wala pa talagang idea ang depensa kung anong gagawin ng Gilas dito. Then ngayon, labas yung nasa ilalim, screen yung nasa ibabaw, then lipat ang lopo sa strong side. Tingnan nyo yung setup na yan mga tol. Etong tatlong depensa, busy ngayon sa weak side kahit na merong lumolopo sa strong side. So this is a very good play kung meron kang strong big guy. Dahil 1-on-1 na kagad dyan sa low post. Bumomba dito si Go pero pinasa lang niya yung sa labas. Pero pwede niya idiretso yan dahil he has all the space that he needs. Again, kumpulan muna sila sa loob, then labas ang dalawa, palit ang ilalim para pumesto sa strong side low post. So ayan, naka low post na. Ang isa pang ginagawa ng Gilas mga tol, pag nasa low post na ang bola, eh merong biglang kakat from the weak side. Tingnan nyo si Swerte dito, once na matanggap ng low post ang bola, kumat na bigla si Swerte from the weak side. Kaya ayan, simpleng floater na lang yan. Ito pa uli, and uli nasa loob silang lahat. Labas ang dalawa, palit ang pwesto ng ilalim para makapunta sa strong side low post. Naipasa na sa low post ang bola. Ngayon, ayan na yung cutter and pull up jumper. Mahirap kasi bantayan yung cut na yan mga tol. Ganito kasi yan, nasa labas yung mga nasa weak side. So makakabuelo na mabilis yan para sa cut. Nasa low post naman ang bola. So ang atensyon ngayon ng depensa, mahahati yan. Kailangan nila tumingin sa low post para alam nila kung kailan sila tutulong. At the same time, kailangan nila ngayon bantayan yung tao nila na posible namang kumat. Normally, ang mga dumidepensa sa labas, titingin niya sa low post kaysa sa tao nila tulad niyan. So advantage ang cutter dyan mga tol, dahil hindi nakatingin sa kanila yung tumatao sa kanila. Pero kung titingin naman ngayon sa kanila yung tao nila para mapigilan yung cut nila, pwede naman ngayon umatake ang low post player dahil wala nang makakatulong sa depensa. So pick your own poison yan. This is a very simple play, basics lang to mga tol, pero it takes advantage of the tendencies ng defensive players. Ayan uli ang bagsak sa low post, pero again, tingnan nyo yung depensa rito. Nakatingin silang lahat sa low post. Ang opensa na nasa weak side, nasa labas lahat at pwedeng-pwede nang bumuelo ng cut. Kaya yan, nakakita ng puwang si Ramos. Kumat na siya at simpleng bounce pass lang yan from Go, easy layup na yan. Fourth play, pick and roll or pick and pop sa taas, then spread out na yung iba sa labas. Parang Miami Heat. Ayan yung pick sa taas, then nasa triples naman ngayon yung tatlo pa to give some space. After mag-roll, nagkaroon na ng konting space sa ibabaw, crossover and pull up si B1. And uli ang pick and roll sa taas, the rest nasa labas na. Screen and roll ngayon si Paras, trap defense sila, so yung nasa wing, kinuha si Paras na roller. Pero itong position kasi nila, makes it easier to see kung sino ang tumulong sa depensa. Kita nyo yan, nasa dalawang corner, mayroong tao na nasa ilalim din, di ba? Mayroong tumulong sa roller, so syempre, sino may mababakante? Yung nag-iisa lang nasa wing. Kaya hindi mo na kailangan makita pa yan dahil siya lang ang pwedeng malibre dyan. Dahil nga, nandun sa ilalim yung dalawa pa na dumidepensa. Kaya pasa na kagad siya sa wing at 3 points niya ni B1. Ang isang variation nila dito mga tol, instead na nasa labas lahat, nasa abangers area naman ngayon yung isa, kagaya niyang pwesto ni Baltasar. Screen ngayon sa top si Paras and roll. Now this is why nasa abangers area yung isa instead na nasa 3 points. Yung tao niya kasi, automatic na tutulong niyan sa roller. Kung mapapansin nyo rito mga tol, libre na rin siya dyan dahil iniwan siya ng tao niya. So pwedeng ibagsak na lang ni Paras sa kanya yan, pero diretso ni Paras at merong foul dyan. And uli ang pick and roll sa top, dalawa sa labas, isa sa bangers area. Trap defense uli ang Thailand. So kinuha nung nasa corner ang roller. Nakasili naman si Go sa ilalim na may tao. Nasa kanan yung isa, kitang kita nandun din yung bantay. So siguradong nasa kaliwa ang kumuha sa roller, di ba? Kaya pasa kagad yan sa wing, 3 points yan ni Ramos. Madalas din ginagawa nila itong pick and pop kagaya niyan. Si Baltasar nagpunta sa may free throw, tinrap ang ball handler, so libre ngayon si Baltasar. Nagrotate ang depensa kay Baltasar, libre naman ngayon ang wing na iniwan na nagrotate kay Baltasar. Tapos sa laban nila against Thailand, madalas talagang gumamit ng zone defense ng Thailand. Ayan yung zona, 1-2-2 yan, so mayroong butas yan sa may free throw area. Pumuesto ngayon si Baltasar sa butas, at mayroong dalawang tao sa wing. Sunod ngayon si Betchin sa gitna, kaya nagkaroon ng konting space sa wing. Kaya tinira na yan ni Ramos, swak yan. 1-2-2 pa rin, si Paras naman ngayon na nasa butas. Tingnan nyo dito si Gun mga tol, nandyan siya dahil kay Paras. Si Baltasar naman nasa abangers area. Si Ildefonso nasa wing. So gumit na ngayon si Jack tanuan kay Ildefonso at Baltasar dahil dito kay Gun na lumapit kay Paras. Kaya pagpasa sa wing, alinlangan naman ngayon lumapit si Jack tanuan kasi malilibre naman ngayon si Baltasar sa ilalim. Late na ang closeout ni Gun dito kaya libre naman ngayon si Ildefonso sa wing. So na pa rin tayo, ayan na naman sa gitna si Paras at dinikita na siya. So parang 1-3-1 na to mga tol. Pero nung umiscreen sa Paras si Babaw, hindi sumunod ang bantay kasi nga nakasona yan eh. So ang ginawa ng Sona, bumalik sila sa 1-2-2. So butas na naman ngayon ang gitna dahil wala doon si Paras. Pero pag drive nitong ni Nieto, kumat sa gitna bigla itong si Paras dahil nga butas yon at nakabuelo sa dyan, kaya dakdak yan ni Baby Bear na anak ni Papa Bear. Sa fast break naman, sanggup salamat style. Maximize the space so punta sa 3 points kapag fast break.
Tinig dito mga tol, isa na sa gitna, isa na sa kaliwa, papunta sa 3 points, isa na sa kanan, papunta na naman sa 3 points. Tingnan yung spacing na yan mga tol, ang gandang spacing niyan. Kaya mayroon chance ngayon makadrive dahil sa spacing na yan. Iniwan yung corner, tuklag the middle, pinasa ngayon sa corner dahil yun ang libre. Pero tingnan yung sigaw na trailer mga tol, nasa 3 points pa rin pumunta. Up to this point, grabe pa rin yung spacing na yan, kaya wide open 3 points siya ni Go. Ito pa isa, rebound lang sa free throw. Tingnan nyo takbo mga tol. Kaliwa, kanan at gitna. Then tigil pareho sa 3 ang kaliwa at kanan. At tinira na yan ni Nieto sa 3. Sa akin palagay, ang sabi ni Coach Tab ay nasa 30% pa lang sila ng gusto nilang mangyari sa opensa ng Gilas, which I think is about right. Maganda ang unang play na pinakita natin dahil sa continuous movement at maraming options na pwedeng malibre doon. Yung nasa loob naman silang lahat nag-i-start is a good way to confuse the defense. Yung cutters naman kapag nasa low post ang bola is very simple but it takes advantage of the tendencies ng depensa. Yung pick and roll at pick and tap naman na nasa ibabaw is all about spacing. Tapos yung panlabad din nila sa zone defense is old school positioning lang. At yung fast break nila na Korean style na pumupesa sa 3 points is a modern style ng fast break na ginagawa din sa NBA. Pero all of these plays has a lot of room for improvement. At kung tutusin, sa lahat ng pinakita natin, yung unang play lang ang may European concept na continuous movement ng tao at magandang ball movement. So I'm sure marami pang European style na plays na nakareserva itong si Coach Tab na hindi pa nila nagawa dahil sa limited practice time. But this is a very good start for our Gilas team. The players are willing to buy in sa system, they played as a team, although minsan syempre meron pa rin mga broken plays na hindi maiiwasan. And with a good system, nakita na natin ang pwede maging resulta ng Gilas team natin na parang lahat ng players natin ang taas talaga ng kumpiyansa. Not afraid to shoot whenever malibre sila, minsan nagkakanya-kanya sila pero mas lamang naman yung teamwork at hindi nila kailangan umasa sa sariling abilidad nila para makascore. Shoutout kay Joe Marie Cruz, Daniel Isaac Dolohan, Almeg Guting, Jan Llanera, Roel Morales, Benji Siwo, Joas Gengonsiega, Juday 17, Javier Alcantara Jr., Russell Erhas, at kay Miss Naruto, paturo naman kami kung paano magkagibunshin. O yan mga tol, kita-kits tayo sa susunod na analysis. Don't forget to like and subscribe sana. Salamat mga tol!